Tignan nyo guys, naririnig nyo yung iyak ni Arin. Andito lang ako sa ano nila guys, sa banda sa Missy Arnel nagtago ako. Dinirinig ko kung gaya ng ginawa ko kay Ayman guys, na pinakikinggan ko kung yan guys, tumahimik na si Arin. Habang yun, tinatanong ko talaga yung guys, yung isang teacher, yung tawag dito, yung asawa ng principal ni Ayman. Dati kasi si Ayman guys, doon siya sa dulo nag-aaral. Yan, pumunta ka lang dyan sa kasada na yan. Dati dyan siya nag-aaral. Tapos yung driver mismo ng sasakyan ng service nila Ayman, van, is yun yung mismong principal din ni Ayman. Lalaki yun guys. And then, yung natuturo naman dito ngayon kay Arin, dalawa sila guys. Yung isa, yung parang nagpapalitan sila ba, yung isa teacher na ano. Tapos yung isa naman is, yun yung asawa na principal ni Ayman. Hanggang ngayon pa naman guys, hinahatid pa rin naman sila, yun pa rin yung driver papunta sa eskulahan nila Ayman, doon sa may pangalawang palengke namin. Hindi ko na ano guys, hindi ko na nabidyohan yung ano pag-usap namin guys. Basta kinausap ko talaga, sinabihan ko sa kanya na, sinabihan ko yung teacher na, ano na, yung asawa mismo ni principal ni Ayman na lalaki. Sinabihan ko na hindi po pwede yung ganyan. Gaya lang sinabi ko rin kay Ayman guys. Sabi ko na ano, tawag dito. Kung yung bata, yung parang kagaya yung kay Ayman at saka yung kay Arin ngayon, parehas lang is, ano ba yung tawag dito? Parang parehas lang yung kinalabasan ba na talagang pinapalo sila doon. Pero yung kay Ayman guys, ano yun, malupit yung kay Ayman guys. Kasi tinali pa talaga siya, tinali at saka talagang pinalo. May picture ako nun guys, at saka may video ako, pero hindi ko lang pwedeng ano sa inyo, share sa inyo kasi humingi naman kasi yun ang tawad yung teacher eh. Tapos humingi na tawad sa ano, sa asawa ko, humingi na tawad sa Ayman. Tapos yung asawa ko, hindi na ako pinabalik nun sa school ni Ayman kasi nga natakos. Syempre yung asawa ko din kasi alam niya na makikipag ano ako talaga. Hindi naman sa ano guys, talagang mag-uusap lang kami talaga ba na hindi po pwede na yung bata is ano na pag umiiyak mas lalo nilang papaluin yung ganun. Hindi yung ganun, sabi ko sa teacher ni Arin ngayon na kapag yung batang umiyak, anuhin nyo na lang, parang tawag dito, parang i-hug nyo na lang ba, yung ganun ba, hug nyo na lang, kausapin nyo ng maayos yung ganun. Hindi yung pag umiyak yung bata papaluin nyo, syempre mas matatakot yung bata, di ba? So sabi ko, ano, hayaan ko muna si Arin doon. Mga ano pa namang oras, yung mga last days. So 3 hours lang yung ano ni Arin. Yung school ni Arin. Malauna kukunin ko siya doon ulit. O di kaya yung asawa ko. Wala na akong ano guys, basta importante sa akin nakausap ko yung teacher. At mismo yung asawa pa ng principal ni Ayman din. Nagsabi talaga ako guys sa kanya, sa teacher na ito na ano na, hindi po pwede yung sasampalin nyo yung bata. Kasi matatakot talaga yan. Tsaka alam nyo yung ginawa nun kay Emma, ng kiss na Emma na yun. May picture po ako. Sabi ko sa kanila, may picture po ako, may video po ako. So anytime na ano, pwede ko silang ireklamo. Sabi ko, hindi naman sa ano guys, na tawag dito eh. Parang pag yung ako yung magalit guys, ako minsan lang kasi ako magalit eh. Pero pag once na ako yung magalit na, talagang sagad na ako yung galit na yun talaga. Yung parang hindi ko maalis yung galit sa puso ko, basta hindi ko maano yung makamit, yung parang hustisya ba, yung ganun ba. Pero hanggang ngayon si Ayman, oo, nag-aano pa rin siya guys. Kada uwi niya sa school, sinasabihan niya ako, nagsusumbong kaagad siya sa akin guys. Sinabihan niya sinampal daw siya. Sinampal na naman daw siya ng teacher. So sabi ko, bakit ka na naman sinampal? O sabi ko, sabi niya ano, kasi nag-ano daw siya, naglaro daw sila ng kaibigan niya, yung ganun ba. Tapos bigla na lang daw siyang sinampal. Kasi nga pinaupo daw, hindi daw nakinig. Pag hindi ka nakinig na isang beses niya nasabi, hindi nakinig, sampalin ka ta agad o paluin ka talaga agad ng kahoy. Kahoy na yung sanga guys ha. Yung ano kaya kinausap ko si Ayman, na ano, na tawag dito eh. Isang salita ng teacher mo na huwag kang malikot, huwag kang ganyan. Makinig ka.
Hindi yung pagka kinausap ka ng teacher mo, hindi ka nakikinig kasi siyempre papaluin ka nila. Yan ganun sabi ko sa kanya. Pinaintindi ko sa kanya, guys, ba? Sabi niya sa kanya, sabi ko bawat alis talaga ni Ayman, guys, sinasabihan ko yun, guys. Hanggang ngayon, guys, simula nung nag-ano na siya, pinapalo na siya, sinasabihan ko siya na natawag dito na pumasok ka sa school, mag-upo ka lang ng ano, wag kang makulit, wag kang maingay. Kasi ayoko na pinapalo ka nila, yung ganun ba? Tsaka alam mo naman na kung ano nangyari nung pinalo ka nila, nakipag-away talaga ako sa teacher mo, sabi ko, di ba? Hindi sa nakipag-away, nagkasagutan lang talaga kami, guys. Nagsagutan kami ng tudo-tudo nun ba? Na hindi ko rin alam na principal pala din yun. Hindi yung principal dito, guys, ay principal na babae yun. Principal doon sa, ano, sa school ng iba. Kaya hindi ko alam talaga, kasayang lang talaga, guys, kasi kung nalaman ko principal yun, ay nako. Sasabihin ko talaga na principal ka pa naman, tapos yun yung inaano mo sa mga guro dito. Siguro, wala pong nagre-reklamo sa kanila, yung ganun. Saka ako naman din, guys, hindi naman kasi ako naniniwala na nananakit sila, yung ganun. Pero dun lang talaga ako na ano na, yung mismo ako na yung nakafrub ba na, mismo ako na yung nakakita na, pinalo talaga na yung, alam mo yung bakas ng ano, ng palo talaga. Ay naku, ewan ko na lamang. At saka grabe talaga yung trauma ng bata. Nakita ko talaga, parang bumalik sa isip ko, guys, kanina, yung si Arin. Alam mo yung pag hinawakan siya ng guro, na talagang nagtago siya sa akin, na grabe talaga yung hawak niya sa akin. So, dun ko na pag ano na, same talaga to ng case na yun, na pinapalo talaga sila. Kaya kinausap ko yung isang teacher. Tsaka nakita ko naman sa mukha ng teacher kanina, na namula talaga yung mukha niya, guys. Kasi, hindi nila in-expect na may magsabi ng ganun siguro sa kanila. Kasi yung mga magulang dito kasi, guys, ano lang sa kanila, na parang okay lang sa kanila na paluin yung mga anak nila sa school. Yung nakakaloka. Kaya yung mga anak ko naman, ako namamalo naman ako sa mga anak ko, pero hindi yung ganun na, ano na, yung palo kasi nating mga nanay, yung palo na may pagmamahal, diba? Yung ganun ba, yung hindi yung palo na talagang nang galit na siya, yung ganun ba? Sa kanila naman kasi, talagang mainitin yung ulo nila na pagpalo-palo talaga, guys. Yung ganun ba? Kaya ang hirap. So mamaya susunduin yun ng asawa ko. So ito na lang muna yung video natin for today, guys. Nag-aalala tuloy ako kay Arin. Ay, parang gusto kong bumalik doon na parang tignan si Arin ba. Hindi yung tignan, magpapakita ako kay Arin, guys. Ay, yung sa gilid lang ako ba magtatago. Basta ma-confirm ko lang na safe na si Arin, yung ganun ba. Hindi ko tuloy alam, guys, kung sino yung ano ang kumpiyo. Kinausap ko naman yung dito. Yung dito kasi, teacher, malalakad ko lang naman. Yung sa ano, kay Ayman naman kasi, kailangan ko pa sumakay ng ano, ng kailangan pa natin mag-commute ba, yung ganun ba. Okay lang sana kung andito yung asawa ko. Pero pag timing na wala yung asawa ko, naghanap din ng manok para mabenta niya sa city. Naghanap ng manok, binibili kasi, ah. Hindi naghanap na nang hinanap. Basta-basta na lang hinanap yung manok. Hindi, ah. So, ayun. Hanggang dito na lang muna yung video natin for today, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. And pasensya na kayo kasi naghalo-halo na talaga yung nararamdaman ko. Habang nagkikipag-usap talaga ako noon sa teacher kanina, bumalik talaga yung ano ko, guys. Nangyari kay Ayman. Di ko lang maano, guys. Kasi pag si Ayman naman dito ko naman kasi pag isang salita ako lang, isa or dalawang salita ako lang, nakikinig naman sa akin yung mga anak ko. Pero sa kanila, siguro dahil nagkikipaglaro, yung ganun. Kaya minsan hindi narinig ng sabi ng salita ng teacher. Or hindi ko alam, basta hindi ko alam, guys. Pero okay naman si Ayman ngayon, pumapasok naman siya, guys. Pero yun nga, pag-uwi niya dito sa bahay, nagsusumbong siya, yung ganun. Na like kinurot siya, yung sinampal siya, yung ganun. Pero nasimula nung pagkatapos nung ano, guys, yung sagutan namin nung teacher niya. Yung namalo sa kanya. Simula nun, two times yun lang naman siya sa akin nagsumbong. Pero hindi pa rin ako, ano, guys, kambante. Kasi, pag mapasugod talaga ako dun, guys, ay ako babalik yung galit ko dun. So, makita ko yung principal na yun, ano yung galit ko ba na naman. Palagi nilang ano, sinabihan ko talaga yung teacher ni Arin kanina, guys. Pasensya na kayo, magdagdag ako ng salita. Sinabihan ko yung teacher ni Arin kanina na ano na, may ebidensya ako doon, may ano ko, may video ako, may photo ako. Pinalo talaga yung kamay ng anak ko. Pero yung teacher, anong ginawa? Hindi siya nagsalita. Sabi niya, hindi niya ginawa yan, hindi niya pinalo. Hindi niya inamin.
So, siyempre, kayo din, ganun din siguro kayo na hindi rin kayo aamin. Kasi sino ba naman yung aamin, guys, na pinalo nila? Natakot na rin sila, oy, kasi baka magreklamo yung nanay. O ano, hindi naman kasi sila siguro nakaranas ng magreklamo yung mga nanay dito. Kasi yung mga nanay naman dito, guys, wala naman silang tawag dito, parang, tawag dito ba, parang, okay lang ba na pinapalo yung mga anak nila? Basta, ewan ko, sa akin hindi yun okay, guys, kasi, tayo nga namamalo sa mga anak natin, nasasaktan nga tayo, paano na kaya pag ibang tao yung namamalo sa mga bata, di ba? So, nakakainis talaga. Iyak pa rin ba? Maririnig kasi dito, guys, sa bahay namin. Hindi naman sa bahay yung ano, dito lang banda sa may. Marang naisip ako, parang may umiiyak, guys, Narinig ko tuloy. Nasa utak ko tuloy yung iyak ni Arin, Maririnig siya dito, kumbaga dyan ka magstampay sa aming mustard na hinakot kahapon, guys. Kung dyan ka magtambay, maririnig mo yung iyak ni Arin ng mga bata. Pero yung iyak kasi ni Arin, guys, is ano, malakas yun. Kaya syempre maririnig ko. Pinagtaka ko lang, guys, kasi makulit, hindi naman makulit si Arin, guys. Malambing nga si Arin. Malambing at mahilig makipag-usap. Pero bakit pa rin talaga pinapalo, no? Si Ayman naman kasi, guys, iba naman kasi yung ugali niya. Si Ayman is ano, seryoso. Hindi siya parang hindi siya magkaiba sa lahat talaga ni Arin. Si Emon pag nag-aaral seryoso. Si Arin naman seryoso, oo, pero ang daming salita, ang daming sinasabi, ang daming pa I love you yung ganun. Pero si Emon naman kasi hindi yan siya mahilig na ikikiss mo siya. Pag ikikiss mo siya, guys, ano niya yan, parang papahiran niya yan, kumbaga. So ayan na, guys, mapaalam na ako. Pasensya na kayo, nagdagdag ako ng salita. Hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat. God bless us all. Thank you so much. Bye-bye.